Okay, last time, pinag-aralan natin yung iba't ibang mga klasikal na kabihasnan ng Africa. Ngayon, ang tatalakayin naman natin mga klasikal na kabihasnan ng Amerika. Okay, pwede nyo i-off yung mga camera nyo kung para mas relax kayong makinig. Tapos, take note nyo na lang yung mga importanteng mga sasabihin ko. Okay, kasi para pag mag-exam tayo ng December, may na-review nyo na, may reviewer kayong gagamitin, at madali, mabilis nyo na lang sagutan yung mga tanong. Okay? Okay, dun sa last na tinuro ko, about yun dun sa yung tinatawag nating yung kaharian ng Songhai, di ba? Last na sinabi ko, okay, na maraming iba't ibang mga kaharian ang lumutang or umusbong noong unang panahon dun sa Africa. Okay, ngayon, i-continue ko lang muna yung naputol na discussion about kaharian ng Songhai. Okay? Okay, ang kaharian ng Songhai, kilala sila na okay, ang kanilang tirahan ay gawa o yari sa luwad. Ang luwad ay yung mga putik na ginawa at ang bubong nila ay galing sa mga damo. Okay, damo po ito. Okay, di ba meron din sa atin, may ganyan din sa atin dito sa Pilipinas, sa Vasco Batanes yata yon. Yung mga bahay nila naman ay hindi galing sa luwad pero mga batong pinagdikit-dikit din. Okay, pero di ba nakikita nyo doon sa Vasco, yung saan? Sino nakapunta na ng Vasco Batanes? Meron na ba? Meron na sa inyo? Kung meron na, okay, pwede kayong mag-share na idea kung ano nga ba yung makikita doon. Pero dito sa kaharian ng Songhai, ang kanilang bahay ay galing sa ulit? Luwad. At ang kanilang bubong ay galing naman sa damo. Okay, next. Okay, ang kanilang transportasyon na ginagamit ay mga kamelyo at kabayo. Okay? Kamelyo at kabayo ang kanilang ginagamit na transportasyon sa paglalakbay nila. Samantalang sa ilog naman sila dumadaan, gumagamit din sila ng mga bangka para makapunta sila sa gusto nilang puntahan. Okay, alam naman natin bakit puro kamelyo ang ginagamit, kasi ito lang ang hayop na kayang tumagal sa sa disyerto. Kaya niyang mabuhay sa disyerto ng kahit na sobrang init. Okay, di tulad ng mga baka, ng iba pang mga kabayong iba na namamatay kaagad sa sobrang init na dehydrate tong mga hayop. Okay? Next. Sila din ay mahusay sa pakikipagtalastasan gamit ang wikang Arabic. Okay, dahil nakatuon ang kanilang edukasyon sa pag-aral ng relihiyon. Kahit dito sa Pilipinas, kung titingnan natin, di ba sa Pilipinas, yung mga Muslim natin, yung mga kapatid nating Muslim, marunong din silang magsalita ng Arabic. Bakit? Kasi dun sa kanilang eskwelahan, okay, pinag-aaralan din nila ito. Okay, parang part din ng kanilang curriculum. Nasa curriculum nila ang mag-aaral ng mga wika, ng Arabic, at magsulat gamit ang mga Arabic letters. Okay? Next. Okay, yun lang yan, ha? O bakit nga ba nawala ulit? Bakit nawala ang mga kabihasnan or mga kaharian sa kabihas ng Africa? Dahil na rin sa kanilang kawalan ng kakayahan na makipaglaban. Dahil ang kanilang mga ginagamit ay magaling lang silang gumamit ng espada, ng palaso at marami pang iba, pero yung kalaban kasi nila gumagamit na ng mga kanyon, ng mga polbura, kaya yon, ng mga baril, kaya bigla na lang din nawala itong kaharian ng mga Africa. Okay, next, dumako naman tayo sa kabihasnan sa Amerika. Okay, dito sa Amerika, tatandaan nyo, take note class, okay, ang Amerika ay nahati sa dalawa. Ito yung tinatawag nating Hilaga or North America at South America naman bilang Timog Amerika. Tatandaan nyo guys, okay, ito ang Hilaga sa taas, Timog naman sa kabila. Ngayon, ang Hilagang Amerika ang pangatlo. Take note yan ha, pangatlo sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Samantalang ang pang-apat naman ay ang Timog Amerika na pang-apat sa pinakamalaking kontinente sa buong mundo. Ngayon, okay, may dalawang karagatan ang naging dahilan ay ang malaki ang ambag sa pagkakaroon ng kabihasnan dito. Ito yung tinatawag nating karagatang Pasipiko
at ang karagatang Atlantiko. Okay, pag sinabi natin Pacific, from dito hanggang dito na. Kasi bilog ang mundo, kaya nakaganyan yan. Samantalang ang Atlantic, nasa gitna siya ng, okay, ng Africa at ng Amerika. Okay? Next. Sir, yung mga ano po, ano yan? Yung mga requirements para mag-grade 9, kailangan magsulat. Gawa hindi ako magsusulat at binabasa na lang PPT. Okay lang. Yung mga requirements para mag-grade 9, kailangan magsulat. Hindi. Sa akin naman, hindi naman kailangan. Okay lang. Okay, mas maganda nga yung ginagawa mo eh. Napaka 21st century. Ibig sabihin, hindi ka na yung traditional. Nasa ano ka na? Nasa stage ka na ng modernization. Yung panood-nood na lang, ganun. Okay? Next, pero kasi sa alam naman natin, pag gumagamit tayo ng lapis, mas mabilis ano, pero depende yan sa learning styles na meron tayo. Okay, next, number one dyan sa kabiasnan ay ang kabias ng Olmec. Pag sinabi natin kabias ng Olmec, take note, ito ay lumitaw sa baybayin ng Mexico. Okay, baybayin ng Mexico noong taong 1200 BCE. Okay. Sila ay kilala bilang mga rubber people. Rubber people or mga taong goma. Okay, next, number three. Sila din ay nagtataglay ng maayos na sistema ng panrelihiyon or ng relihiyon. Okay, napaka-reliyoso ng mga taong to. Ang relihiyon nila ay mga animism sila. Ano ibig sabihin ng animism? Okay, naniniwala sila sa mga na ang mga Diyos ay nasa kanilang paligid, either nasa puno, mga hayop, and so on. Okay, number four, ang mga pinuno nila ay nagpatayo ng mga templong hugis, pyramid, kung saan dun sila sumasamba. Okay, hugis, piramide, or pyramid. Okay, next, naniniwala sila sa mga carvings na may hugis, hayop, halaman, at mga bagay na makikita sa kalawakan. Like for example, 'di ba ginagawa din natin 'to pag wala tayong pag wala kang parang boring ka, ang ginagawa natin tumitingala ka sa ano, sa langit. Ah, 'di ba nakaka-form tayo ng ano na iba't ibang mga shapes. Okay. Yung mga 'yon, sabi dito sa kabias ng Olmec, naniniwala daw sila na yung mga nakikita nila ay may kaugnayan daw sa mangyayari. Like for example, meron silang parang ginagawan nila ito ng ginagawan nila ito ng prediction. Ano yung, for example, nakakita sila dun sa between. Yung between nag-form ng parang espada, mga ganun. Meron silang sinasabing mga prediction nila. Okay? And number six, ang pamumuhay nila ay slash and burn. Ano ibig sabihin na slash and burn? Ibig sabihin yan, for example, kayong lahat nagtanim. After nyo aniin yung palay, di ba, naanin nyo na, yung mga naiwan na mga ano, yung mga parang damo-damo, di ba, yung mga pinaggapasan, may, parang may mga naitira doon. Ang gagawin nila doon, susunugin nila. Tapos magtatanim sila ulit. Bakit nila sinusunog yon? Para maging fertilizer ng lupa. Ganon yung pamumuhay nila. Okay, yun yung tinatawag natin, slash and burn. Pagkatapos maggapas, susunugin yung mga natira, tapos tanim ulit. Okay, next, number 7. Sila ay mahilig sa mga kwintas, sa mga pulseras at mga hikaw bilang palamuti nila. At tanda na rin ng, okay, kasi nung unang panahon, kung ikaw yung may kwintas, may pulseras ka, ikaw ay isang mataas na uri ng tao sa lipunan. Okay, mayaman ka, mga ganun, may tungkulin ka. Okay? Next. Okay, ito yung ano, structure na nagpapakita ng kanilang kabihasnan. Okay, next. Anong tawag dito? Okay, ano yan? Nakikita nyo? Yan ay isang? Ha, sino nagsusot yan sa mga pageant? Sino sumasali dito? May nasali na ba dito? Okay, yan yung mga headdress nila. Okay, gumagamit sila ng mga headdress. Ang ibig sabihin ng headdress, ito ay ang kanilang mga pinuno ay gumagamit nito, itong mga kulay na may beads, may mga feathers na kanilang ginagamit sa mahalagang okasyon, mahalagang okasyon. At ito din ay nagpapakita ng katayuan mo sa lipunan. Like for example, si Brillantes, dahil masyadong magaling si Brillantes, siya ay naging isang leader. Okay, si Brillantes magsusot ng ganyan, ng feathers
dyan sa ulo na nagpapakita para yung pinagkakorona nila. Okay? Next. Okay, ito naman ay parang pinagkaanito. Anito ng mga Olmec. Okay, ito nagpapakita na kailangan nilang pahalagahan ang kanilang mga pare at yung mga mayayamang tao. Bakit? Ano nga bang paniniwala nila? Bakit kailangan pahalagahan? Bakit kailangan gawin nilang VIP? Meaning to say, very important person. Kasi daw, itong mga mayayaman at mga pare ay mga pinili ng Diyos. Parang yun yung paniniwala nila. Pinili na kanilang Diyos at binibigyan ng pagpapala itong mga to. Kaya ang mga tao, kailangan nilang pahalagahan itong mga pare at mayayamang tao kasi sila ay mga parang isinugo ng kanilang Diyos. Okay? Parang malapit ang Diyos sa kanila. Ibig sabihin nun. Okay, next. Dito naman tayo sa number 2. Take note, kabihas ng maya. Okay, ang kabihas ng maya. Okay, pag sinabi natin kabihas ng maya, ay number 1. Nung 300 BCE, natamo ang ng kabiyasang ito ang kanilang rurok, nakipagsabayan to dun sa kabiyasang Greece. Okay, katulad nung Greece, di ba, nung 300, ano, nagsasabayan na sila. Okay, sinasabi kasi itong kabiyasang Maya ay nagmula ito sa lungsod-estado na may malayang lipunan at pamahalaan. Ibig sabihin, tulad din ng Greece, kaya ito umundad kasi malaya. Malaya ang mga tao at ang pamahalaan. Walang nag-aaway, walang leader na masyadong maghahaman, ganun. Parang maayos lahat. Kaya daw, naabot nito ang kanyang rurok ng tagumpay. Okay, next. Ang ganitong kultura daw ay makikita pa rin natin sa Guatemala, Mexico. O, kung gusto niyo makita kung paano pa rin yung pamumuhay, yung paniniwala ng mga kabiyas ng Maya, pumunta kayo sa Guatemala, Mexico. Okay, buhay na buhay pa rin daw ngayon ang kanilang mga iba't ibang mga paniniwala. Sabi dun sa akin na basa. Okay, next. Ang kanilang mga pare, take note, ang mga pare, okay, itong mga pare, ginagamit nila yung kanilang tungkulin para papaniwalain itong mga tao na, okay, maaring masira ang kanilang lupain kung hindi nila bibigyang pansin ang mga ito. Okay, like for example, parang pinapayuhan. Sabi ng pare nila, pag inyong sinisira, magagalit ang Diyos. Sisirain niya itong ating lupain. Hindi tayo bibigyan ng masaganang ani. Maghihirap tayo. Parang ganun. Parang lagi niyang pinapaalalahanan itong kanyang mga tao upang okay, hindi wasakin ang kanilang pamayanan. Hindi sila gumawa ng maikakasira o ikasasama ng environment. At number 2, siya din ang magsasabi kung kailan ka mag-aasawa. Okay, like for example, itong si Magraro gusto nang mag-asawa kasi nasa age 25 na siya. Ngayon, sabi nung pare, hindi ka pwedeng mag-asawa, hindi pa pwede. Wala siyang magagawa. Kahit na nasa legal age na siya dito sa atin, kung ayaw ng pare na siya ay magpakasal, wala siyang magagawa. Kahit na ang magulang niya, hindi pwedeng magreklamo. Okay, yun yung paniniwala nila, ha? At number 3, siya rin, ang pare rin ang masusunod kung kailan dapat magtanim ang mga maya at kung kailan itatayo ang mga templo. Okay, lahat ng desisyon ay manggagaling sa kanilang mga pari or tinatawag din sila mga babaylan. Sa atin, ang tawag natin sa kanila, mga babaylan. Okay? Or mga shaman sa iba. Okay? Kasi sila yung mga pinili daw ng Diyos. Okay? Magkakaiba yun. Baka iba yung religion nila. Kaya baka may iba silang tawag kaysa sa pare. Pero sa atin, kilala sila bilang mga pare. Kasi sila yung nag-lead ng kanilang religion. Next. Ang mga tao rito ay kilala bilang magagaling magsaka. Magsaka, mahusay sa pagsasaka. Number 2, naniniwala sila sa mga iba't ibang Diyos na nagbibigay sa kanila ng biyaya. Meron sila iba't ibang mga Diyos at Diyosa. Okay, na silang magbibigay, hindi silang magproprotekta sila sa kanila sa pagdating sa kalamidad, magbibigay ng kanilang kakainin sa araw-araw at marami pang iba. Super religious ng mga tao dito. Okay, yun nga, sinabi ko, ang mga Diyos ang magbibigay ng kayamanan or kahirapan kung hindi nila ito susundin.
Okay, at naniniwala sila na after daw nila mabuhay dito sa mundo, may buhay ulit. Okay? After nilang mamatay, mabubuhay ulit sila. Okay? Parang there is life after death ang pinagniniwalaan nila. Okay, pwede pa silang mabuhay sa kanilang sa paraiso. Parang yung paniniwala din natin, ganun din ang kanilang paniniwala. Okay, tapos pag ikaw ay normal na tao, okay, kung ikaw normal ka lang, like for example, meron kayong kamag-anak, okay, normal na tao, common, ibig sabihin hindi ka mayaman, normal lang, hindi ka masyadong mayaman. Ang iyong kamag-anak na namatay ay inililibing ninyo. Ililibing nyo yon dun sa loob ng inyong bahay. Ganun yung kanilang paniniwala. Okay. For example, may namatay yung kamag-anak mo, yun, dun mo na lang din ililibing sa loob ng inyong bahay. Kasi naniniwala sila na itong mga yumaong kanilang mga kamag-anak ay hindi umaalis. Hindi yan aalis. Patuloy silang pangangalagaan daw. Yun ang sabi ha. Pangangalagaan daw sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya inililibing nila ito sa loob ng kanilang bahay. Pero pag ikaw ay mayaman tapos namatay ka, papagawahan ka ng isang maayos na libingan. Okay, na doon ka daw ilalagay, sabi ng mga iba't ibang mga historyador na kanilang sinaliksik. Okay, next. Sining. Ang mga Maya ay may iba't ibang mga taglay na sining. Number one, sila ay mahilig. Mahilig silang sumayaw. Okay, mahilig silang sumayaw. Number two, sila ay nagsusuot ng mga makukulay na kasuotan at tinatawag nilang gora. Take note, ang gora ay tinatawag ding sombrero. Okay, mahilig silang magsuot ng mga makukulay at gora or sombrero. Tapos, sila ay mahusay tumugtog gamit ang mga tambol. Okay, anong tinutugtog nila? Gamit ang tambol. Kung may time pa, pwede pa tayong mag-quiz siguro, no? Malapit na eh. Okay, ganito. Para rin sila dito sa atin, dito sa Pilipinas, yung mga tribu-tribu, di ba, nagsasayawan. Okay, sa kanila, doon din sa kanila, mahilig din silang magsayawan or magkaroon ng kasiyahan. Okay, next. Social stratification. Ano yung mga antas sa lipunan? Meron lamang tatlo. Una, yung hare at pare. Okay, ang hare at pare, hare or yung mga matataas ang tukulin. Tapos ang pangatlo naman itong mga normal nasa middle. Okay, ito yung mga sundalo nila and so on. Tapos, ang nasa pangbaba, ang pinakamababang uri ng lipunan na tao ay ang mga slaves or mga alipin. Tatlo lang sa kanila ha. Alipin, nasa gitnang uri, at ang hari at pari bilang pinakamataas na uri ng tao sa lipunan. Next, meron naman sila. Nakikita nyo na to. Alam ko, kita nyo na yan. Nakita nyo na sa iba't ibang mga Okay. Ayan yung para mga pinapatato ng mga ibang tao. Nakikita nyo na ba yan? Okay, ang itsura niyan, yan ay nagpapakita ng ganito. Ang tawag nila dyan ay haal. Okay, ang tawag dyan ay haal kung saan ito ay isang kalendaryo. O, no? Ngayon ko lang din nalaman to. Na ito palang images na to or sculpture na yan ay isang kalendaryo mayroong maliit na naka. Okay, ang talagang date na ay 365, typographical. Okay, yan ay mayroong 18 na buwan at 365 na araw. Okay, yan ay isang kalendaryo. Kaya nga yung may alam nyo ba yung issue dati na magkakaroon na daw ng end of the world ng December 12, 2012? Yung 12-12-12 dati? Okay, dahil dyan sa dahil dito sa haal na ito, dito sa itong ginagamit nilang kalendaryo, sabi nila kasi, yun na daw yung end of the world. Ito ay ginagamit ng mga kabiyas ng Amerika noong unang panahon para maalam na nila kung kailan magtatanim,
kung kailan uulan, parang dun sa din sa atin, 'di ba? Sa kalendaryo alam na natin, ah ganito magiging summer pag ganito. Ginamit din nila itong tinatawag nilang haal. Para mas makita niya 'yung itsura niyan, ganito 'yung itsura ng at wait lang. Meron din pala silang ano, sila ay mayroong sistema ng pagsusulat na tinatawag nating hieroglyphics. Ang hieroglyphics ay sistema ng pagsusulat ng mga Egypt. Ibig sabihin, sila ay mayroon ng impluwensya ng mga Ehipto. At marunong na rin silang gumawa ng palayok. Okay. Gusto niyo makita yung tsura ng ano, yung haal, ganito yung tsura niyan. Okay, nakikita niyo na. Ito yung mas more detailed part. Okay, para ang gandang tato na pagpapatato. Okay, next. Next one. Dahilan ng kanilang pagbagsak. Okay, nagkaroon daw kung bakit na bumagsak itong kabias ng Maya. Okay, una, nagkaroon ng epidemya na hindi nalutas ng mga pinuno at marami ang namatay. Pangalawa, nagkaroon ng pagkatuyo ng mga pananim na nagdulot ng kagutuman. Okay, maraming nagutom na tao. At number 3, kawalan ng sistema ng pinuno. Okay, hindi na maayos ang leadership at humihina na ang kanilang hukbo or mga sundalo. Naging dahilan para unti-unting bumagsak na ang kabias ng Maya. Okay? Next one. Okay, dun tayo sa pangatlo, kabias ng Aztec. Okay, sa kabias ng Aztec naman, ito ay nakilala or umusbong sa iba't ibang mga bansa tulad ng Bolivia, Chile, Ecuador, at Peru. Okay, mga kilala nyo ng bansa yan kasi naano nyo yan sa mga napapanood nyo, yung mga hilig nyo panoorin. Okay, next. Ang kabiasang Aztec ay gumagamit ng isang madugo at madugong ritual. Ibig sabihin, ang kanilang ritual ay madugo. Paano naging madugo? Kasi sila ay nag-aalay ng buhay. Okay, para dun sa kanilang relihiyon o ang kanilang paniniwala, okay, napakamadugo dahil ang pinag-uusapan na dito ay buhay. Okay, nag-aalay sila ng buhay para sa kanilang Diyos, para sa kasaganaan ng kanilang buhay. Ibig sabihin, kailangan nilang mag-alay. Iniaalay nila yung mga buhay ng ibang tao para sila din ay mabuhay daw. Yun yung paniniwala nila. For long life, kailangan mag-alay sila dun sa Diyos ng kanilang, ng mga buhay ng ibang tao. Okay, and next. Okay, number 2. Okay, pinupugutan ng ulo ang mga dalaga upang ialay naman ito sa Diyos ng mais. Okay, for example, ikaw yung dalaga, yung dalagang ano, di ba meron tayong mga tinatawag na yung parang ano, parang ikaw, nagustuhan ka nila, dalaga ka, hindi ka pa nagagalaw. Ibig sabihin nun, okay, pupugutan ka ng ulo, tapos yung dugo mo ay aalay para sa Diyos ng mais, para marami daw silang maaning mais. Okay, ganun pagpalain sila ng kanilang Diyos ng mais. Okay, yun yung mga paniniwala ng mga taong to. At number 3, kailangan nilang saktan ang mga bata. Sasaktan nila yung mga bata upang biyayaan naman sila ng Diyos ng ulan. Okay, napakaano ng mga paniniwala ng mga to. Kailangan patayin, kailangan pugutan ng ulo, kailangan saktan yung mga tao para lang pagpalain sila ng Diyos. Yun yung kanilang mga paniniwala. Naintindihan ba? Okay, next. Tulad ng ganito, ganito yung mga pinaggagawa ng mga tao dito sa kabias ng Aztec. Okay, napakamarahas ng kanilang mga ritual at mga paniniwala. Okay, next. Upang lubhang sa Aztec, lubhang napakahalaga ng seremonyas ng pagliligo. Importante kahit sa atin naman na, di ba? Okay, try nyo maligo na hindi ng isang linggo. Ano mangyayari sa iyo? Ang baho? Masyadong hindi masyadong maayos ang pakiramdam mo? Ganon din sa kanila. Pero ang kanila, ang pagliligo o paglilinis ng katawan para sa kanila ay para na rin kalinisan ng kanilang kaluluwa. Okay, nagsisimbolize yun ng kalinisan ng kaluluwa nila. Okay, kaya importante sa kanila, naliligo, naglilinis ng katawan, and so on.
Okay, next. Ang mga kasuotan ng mga mamamayan ay magarbo. Ibig sabihin, rich. Okay, gumagamit sila ng pamaypay. At tandaan niyo ha, ang gumagamit sila ng pamaypay na mayroong makukulay na balahibo. At para lamang ito sa mga mayayaman. Okay, tatandaan niyo, ang pamaypay ay para lang sa mayayaman kasi kapag ikaw ay ordinaryo na tao at ikaw ay gumamit ng pamaypay, ikaw ay paparusahan ng kamatayan. Okay? Pag nahuli kang gumamit ng pamaypay, eh normal ka lang, hindi ka naman mayaman, okay, ikaw ay papatayin. Kasi hindi ka karapat-dapat gumamit ng pamaypay. O, tapos ngayon, itong mga babae, ang daming pamaypay na nila, dati bawal pala yan. Okay, next. Ang mga alipin naman, okay, nagkakaroon ng alipin dahil sila ay mga nagkautang. Okay, mga dahil sa pagkakautang, nag-aalipin ang isang tao, or dahil pinarusahan siya na dapat maging alipin siya. Pero, number three, maaari itong mag-asawa, ang mga alipin ay maaring mag-asawa ng isang malayang uri ng mamamayan. At, okay, hindi minamana ng mga anak ang pagiging alipin. Like for example, yung nanay mo, isang alipin, di dapat magiging alipin ka na rin, hindi. Sa kabihas ng Aztec, hindi dapat manahin ang pagiging alipin. At kung ang iyong magulang or ang isang alipin ay meron ng pambayad, okay, maaari na siyang lumaya. Okay, maaari lamang siyang lumaya kapag nakabayad na siya sa kanyang Panginoong kinauutangan. Naintindihan ba? Next one. Okay. Sila ay magaling gumamit ng tambol at lauta. Gumagamit sila din ng mga tambol para sa kanilang mga kasiyahan. At ang kanilang tahanan ay yari sa adobe at may iba't ibang mga disenyo. At sila din ay meron ding tinatawag na storehouse at sweat house. May mga ganito para magpainit ka dyan. Okay? Intindihan ba? Okay. Pero dumating din yung time na bumagsak din itong Aztec. Paano bumagsak ang Aztec? Okay. Dahil sa taong ito. Sino ba to? Okay. Ito ay Kastila na si Hernan Cortes. Noong taong 1521, sinakop ni Cortes ang Aztec na naging dahilan ng kanilang pagbagsak. At dahil na rin, itong taong ito, nung panahong ito, gumagamit na sila ng mga makabagong armas, kanyon at barel. Na naging dahilan kung bakit kahit na merong mga malalakas na mga Aztec, may mga malalakas na grupo na lumaban sa kanila na taga-Aztec, hindi nila nakayanan. Gawa nga ng ang mga kagamitan na nung taong 1521 ay mga meron ng kalakasan sa pamagitan ng mga barel, ng mga kanyon, mga pulbura. Okay, kahit malayuan, nakakalaban itong mga ito. Pero yung mga katutubo, hindi nila magawa kasi ang kanilang gamit, espada, sibat, palaso at iba pa na kailangan mano-mano. Di tulad sa kanila, talagang kahit malayuan, kaya yun yung naging dahilan, kaya nawala din itong mga iba't ibang mga kabihasnan ng Amerika. Na napalitan na ng modernong panahon hanggang naging modernized na lahat. Okay, didiscuss ko bukas yung ano ha. Okay, susunod na araw yung kabihasnan naman, okay, sa iba't sa Pasipiko. Okay, kung wala na masyadong katanungan,